Ang ama ni Chuan ang pinakamayamang tao sa bansa. Dahil gusto kong subukan ang pamilya ng boyfriend ko. Nagpapanggap si Chu Tin bilang isang mahirap na babae. Hindi ko inaasahan na hindi siya nirerespeto sa kanya. Nang pumasok siya, magiliw na binati ni Chuan si Ginang. Unit nakita ng Bianan na simple ang pananamit ni Chuan. Kaya sinabi niya iyon sa kanyang anak. Bakit kumukuha ng ganitong pangit na maid? Anak, kumuha ka lang ng kasambahay. Mama, ipapakilala kita. To ang aking kasintahan na nagngangalang Chuan. Sinabi ni Chuan na magkaklase ang dalawa noong high school. At nakipag-date sa loob ng maraming taon. Pero galit ang Bianan. Pinapagalitan si Chuan sa pagiging batang tagabayan. Mukhang rustic. Hindi karapat-dapat sa kanyang anak. Napahiya si Chuan matapos marinig ang mga salitang iyon. Pero first time nilang magkita. Ayaw niyang makipagtalo sa kanyang Bianan. Kaya iniba ko ang usapan. Magluluto daw siya. Sana pumayag ka. Pero naiinis pa rin ang Bianan. Kilala ka ng anak ko. Kailangan ba niyang gumawa ng gawaing bahay kasama mo? Nakakainis talaga. Anong sabi ni nanay? Maliit na gawaing bahay lang. Dalawang bata ay maaaring gawin ng magkasama. Hey, dito. Miss, uminom ka ng tubig, ibigay mo dito. Nasaan ang kanyang pamilya? Nakatira ako noon sa Guangzhou. Pero ngayon lumipat dito, para sa kaginhawaan ng negosyo. Saan siya kasalukuyang nakatira? Oo, nakatira ako sa labas ng lungsod. Ano, hindi ba pwedeng magkaroon ng bahay ang pamilya mo sa sentro ng lungsod? Saan ka nakakita ng isang batang babae sa isang malayong suburb? Auntie.mom. Ano bang kinalaman nun? As long as you and Chuan really love each other. Sa unang tingin, alam kong isa lang siyang country boy. Ang pamilya nito ay isang imigrante lamang sa lungsod. Karaniwang hindi isang mayamang pamilya. Wala kaming contact sa mga mahihirap sa bahay. Nakikita kong ayaw sa akin ang Bianan ko ng ganyan. Sabi ng dalaga, kahit hindi mayaman ang pamilya ko, ngunit ang maliit na negosyo ay sapat na upang takpan ang buhay. Ngunit hindi naniniwala ang Bianan. Nagdududa siya. Nagsisinungaling si Chuan para pasayahin ang kanyang anak. Katapos ay ipinagpatuloy niya ang pagtatanong sa dalaga. Magkano ang kinikita ng iyong bahay sa isang buwan? Stable ba ang iyong kita? Magkano ang kinikita ng iyong ama bawat buwan? Medyo mahirap sabihin. Mahirap sabihin o maliit lang kaya hindi ako naglakas loob na sabihin ito. Inay, huwag mo nang pahirapan ang Chuan. Oo nga pala. Anak, nakikipag-date ako sa isang mahirap na babae. Wala siyang ipon sa bahay. Mamaya kung wala na ako, paano kung ibinente niya ang buong bahay? Miss, may trabaho ako na kayang suportahan ang sarili ko. Tiyak na hindi magiging pabigat sa pamilya. Hayaan mo akong maging tapat. Mga babaeng tagabayan na tulad mo. Ganap na hindi karapat-dapat sa aming tahanan, Hao Tien. Ang aming pamilya, naghahanap ng mabuting manugang, mayaman at basura ka lang. Nakikita kong ayaw sa akin ang Bianan ko. Ayaw magpaliwanag pa ni Chuan. Malapit na siyang umalis. Ayun na, andito rin ang isang babaeng humahabol kay Hao Tien. Nakita ng Bianang babae ang ibang babae na nakasuot ng lahat ng tatak na damit. Magbago agad ng ugali, at hinayla siya paupo sa tabi ko. Hindi rin sumusuko ang Chuan sa ngayon. Hawak niya ang kamay ng nobyo. Ipakita ang pagmamahal kay Hao Tien. Gusto ni Chuan na malaman ito ng ibang babae. Pero nung sinabi ko yung kanta, tapos diretsyong sinampal siya ng Bianan niya. Anong ginagawa mo, isang hamak na batang tagabayan? Tayuan mo ang anak ko. Naiintindihan mo ba, Mama, bakit mo sinaktan ang Chuan? Gusto ko ulit tingnan. Napakababa ng katayuan at katayuan ng kanyang pamilya. Paano ito maihahambing sa kamay? Nanay, anong tawag mo sa kamay para pumunta dito? Si kamay ay isang mabuting babae. Napakayaman din ng kanyang pamilya. Alam mo ba, ang kanyang ama ang pinakamayamang tao sa Beijing. Talaga, makinig sa mga salitang iyon. Alam iyon ni Chuan, ang babaeng ito ay hindi lamang nagnanasa sa kanyang kasintahan, ngunit nagpapanggap din bilang kanyang pagkakakilanlan, para manloko sa bahay ng boyfriend ko. Ngunit hindi siya makapaniwala, anak ng pinakamayamang tao sa Beijing, ay nasa harapan niya, wala siyang kahihiyan, kumuha ng mga produkto ng pangangalaga upang masiyahan ang Bianan. Tita, lahat ito ay nangungunang produkto. Totoong walang hiya ang pinakamayamang tao sa Beijing. Isang maliit na bote tulad nito, na nagkakahalaga na ng 100 milyon. Tita, kasi si tita ang nanay ni Hao Tien. Kaya ibibigay ko lahat kay tita, hindi ako kukuha ng pera. Halatang peke ang mga skincare products na ito. Bakit mo ginagamit ang mga peking gamit bilang regalo para sa kanya? Gustong tumahimik, alam mo kung ano ang sasabihin. Nagseselos ka ba sa kamay? Ang tatak ng pangangalaga sa balat na ito. Magkakaroon ng acorns sa loob nito. Ngunit sa kahon na ito ay likido lamang. Ito ay malinaw na mga peking produkto.
Tita Dot, huwag kang maniwala sa kanya. Mga mahihirap na katulad niya. Ano ang alam mo sa mga bagay na ito? Sinusubukan niyang sirain ang relasyon namin ni Tita. Tama, isang country boy na tulad niya. Paano mo malalaman kung aling produkto ang premium? Naiintindihan ko, sadyang sinisiraan nito ang kamay. Hindi makapagpigil ang babaeng ito. Nanay, hindi ganoong klase ng tao si Chuan. Peke ang hawak mo, masisira nito ang balat ng iyong mukha. Balat ng mukha ko. Every month pumupunta ako sa beauty salon para alagaan ang sarili ko. Nagkakahalaga iyon ng malaking pera. Umiwas ng tingin si Kamay. Napakaganda ng mukha ni Tita. Norder ko ito mula sa ibang bansa. Baka natunaw ang caviar habang nagpapadala. Tita, ang tatay mo ang pinakamayamang tao sa Beijing. Paano ako makakabili ng mga peking produkto para sa aking tiyahin? Ang aking pamilya, lubhang mayaman. Paano ako makakabili ng peke? Kaya sabihin sa akin kung ano ang papel na ito. Bumili ng tatlo, makakuha ng 1,000 high-end na peking. Hindi pwede. Dapat may mali dito. Sigurado akong pinagtatawanan niya ako. Sabihin ko sa tita ko. Ito. Talaga, masamang babae ka talaga, na hindi ko inaasahan na magnanakaw ka pala. Hindi kayang panatilihin ng ganitong klaseng babae si auntie. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Ilang araw na ang nakalipas. Tihin kang nakipag-ugnayan sa aming kasambahay na si Joe. Upang ilipat ang ari-arian, kinuha pa ang relo ko na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Kamay, huwag kang sumipsip ng iyong dugo at mag-spray ng mga taong ganyan. Kailan ba ako nagnakaw ng gamit mo nung sinabi mo yan? Chuan, buntis ako, kaya mag-ingat ka. Tama iyan. Nanay, buntis siya sa anak mo. 3 buwan na ang nakalipas. Hoy, bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga? May apo na daw kami. Totoong pinagpala ng Diyos ang aking ina. Kailangan kong alaga ang mabuti ang bata. Tingnan mo ang nakakaawa niyang mukha. Tapos yung baby sa tiyan, siguradong babae. Nakacheck ba kayong dalawa at hindi babae? Ita, tinignan ko kung babae ito. Babae lang pala. Anong meron sa babae? Itong sanggol ay ang pagkikristal ng pag-ibig sa pagitan ko at niya. Kung hindi ka magkakaroon ng anak, ano ang silbi? Gusto ko ng isang anak na lalaki na sumunod sa yapak ng aking ina. Anong panahon na ngayon? Ano ang mahalaga kung ikaw ay lalaki o babae? Hindi ko gusto ang aking apo. Kung babae, kung gayon paano natin sila maakay para paalisan tayo? Tita, bakit mo nasabi yan? Ang mga lalaki at babae ay pantay. Bakit hawak mo pa rin itong makalumang pag-iisip? Gustong tumahimik, hindi ko tanggap itong apo. Gusto ko siyang dalhin sa ospital at iwan ang bata para sa akin. Tita, paano mo nasasabi ang mga ganyang salita? Napakalupit mo, tita. Sa tingin ko ang iyong pag-iisip ay masyadong luma. Kahit babae ito, anak ito ni Hao Tien. Apo, sigurado ka, baby niya ba yung bata sa tiyan ko? Kamay, bakit ang lakas ng loob mong sabihin yan? Kamay, anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam. Hindi magandang tao ang babaeng ito. Hindi ako dapat magsalita ng masama tungkol sa Chuan ng ganyan. Umalis ka na dito. May mga sikretong ayaw kong ibunyag. Alam ko na lahat ng masama niya. Natatakot ako na kapag sinabi ko sa iyo, mabigla ka. Sa wakas ay may sasabihin ng Kamay. Ginamit niya ang kanyang kagandahan para makipagsabuatan sa kanyang mayordomo. Gusto kong kunin ang lahat ng ari-arian ko. Nasanggol sa tiyan. Sa palagay ko ay ang butler. Kamay, huwag kang magsalita ng walang kapararekon. Huwag maniwala sa Hao Tien. Hindi totoo lahat ng sinabi niya. Maraming tao ang nakakita sa kanyang ginagawa. Maliwanag na katotohanan. Hindi ako ng ahas magsinungaling. Walang hiyang babae. Kumakain ka ba ng mga kuhol ngunit pinapabuhusan mo ang aking mga anak ng kanilang mga kabibi? Umalis ka na dito. Hindi. Hindi ko ginawa iyon. Lumabas ka. Ayaw siyang makita ni Hao Tien ngayon. Hao Tien, huwag mo nang sabihin. Hindi ka naniniwala sa akin. Bakit? Pero halatang inosente ako. Bakit mo ako Gina ganito? Pero sa'yo ba talaga itong baby na nakalimutan mo? Sa gabing iyon, 3 buwan na ang nakakaraan ay naging masaya kaming magkasama. Baby, congratulations, our love has been 3 years. Sa Hao Tien, wala kang maalala. Naaalala ko na ang sanggol ay 3 buwan na. Oo, huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan niya. Alam mo rin na mahal kita ng buong puso. Boy, miss 3 months ago. Paano kung may relasyon din siya sa mayordoma? Tama iyan. Ang sanggol sa kanyang tiyan ay hindi kanya. Wala nang dahilan. Maghintay lamang hanggang sa ipanganak ang sanggol at magpasuri. Bakit maghintay hanggang ito ay ipanganak? Paano kung peke niya ang test paper? Saka hindi si Mr. Hao Tien. Alagaan ang ibang tao. Ama na, hindi magpapalaki ng anak ng iba ang anak ko. Gusto mong umalis dito? Lumabas ka, Hao Tien.
Iligtas mo ako, makinig ka sa paliwanag ko. Lumabas ka, Hao Tien. Tita, makinig ka sa paliwanag ko at magpadala ka kay Hao Tien. Hindi tumatanggap ang pamilya namin ng ganyang hamak na babae. Tio Chow, mangyaring mabilis na mag-imbestiga tungkol sa anak ni Kamay para sa akin. Miss, na imbestigahan ko na, iligtas ang Kamay na lihim na nakipagrelasyon sa isang security guard nitong mga nakaraang taon. Nagnakaw siya ng mga gamit sa kanyang bahay at ibinigay sa kanyang kasintahan. May multo pala sa bahay, Tio Chow. Kailan ka papasok sa kumpanya? May gusto akong hilingin sa iyo. Ang ideya ng buong planong ito ay akin. Kaya bakit mo ito ibinigay sa Kamay upang pamahalaan? Si Kamay ang orihinal na pinuno niya. Ano ang problema sa pagbibigay nito sa kanya? Manager, ang planong ito ay dapat na mamahala sa mga karampatang tao. Sa tingin mo ba ay may kakayahan kang tao? Napakahalaga ng plano sa pagbid na ito. Magkakaroon ito ng malaking epekto sa mga interes ng kumpanya. Tayo sa hinaharap, sa kanyang kasalukuyang posisyon. Ano ako mamamahala? Ako ang anak ng presidente, ako ang pinakamahusay na pagpipilian. Ang galing niyang magpakitang gilas. Pamilya ko lang, sa ngayon ay opisyal kong ipinahahayag sa iyo iyon. Plano sa pagbid sa pagkakataong ito. Ipaubaya ko na lang bukas para ako na ang bahala. Sa kanyang posisyon ngayon ay walang karapatan. Umalis ka na dito, sa susunod na pupunta ako sa kwarto ko, naalala kong kumatok ako. Kamay coffee dito. Ipapapatay mo ba ako sa maliliit na bagay tulad ng gumawa ako ng isang tasa ng kape at hindi ito gumana? Ako ay humihingi ng paumanhin. Sa susunod, gumawa ka ng mainit na tasa ng kape na ganito. Paalisan kita sa kumpanya. Bakit mo siya sinaktan ng ganyan? Dahil anak siya ng presidente, hindi niya siniseryoso ang sinuman. Anak ng presidente, talagang hindi ganitong uri ng tao. Itong Kamay ay hindi anak ng presidente. Sino ka sa tingin mo? But dare to say na hindi ako anak ng presidente. Ang kanyang saloobin sa trabaho ay labis na mayabang. Binubuli at binubuli niya ang iba. Ilang beses sa tingin mo na ang mga tao ay matatakot sa iyo? Kaya bakit hindi mo sila tanungin kung natatakot sila sa akin? Manahimik ka o wag mo akong sisihin sa pagiging malupit ko. Anak siya ng presidente. Natural lang na lahat ay takot sa kanya. Nandito kami para magtrabaho at lumikha ng halaga. Wala kami dito para maging alipin niya. Sa tingin ko mas malaki talaga ang loob mo kaysa sa langit. Bakit ang lakas ng loob na tumayo sa harap ng ginang? Sabihin ang mga salitang ito. Sis, ang tatay niya ang presidente. Huwag mo akong hawakan, huwag kang mag-alala. Ano ang pinahahalagahan ng kumpanya? Individual na kapasidad, hindi ito tungkol sa relasyon. Siya ay anak ng presidente kung tutuusin. Normal na tao lang tayo. Anong mga karapatan mo? Manager, pakitingnan si Miss Chuan dito. Karapat dapat bang manatili sa kumpanya? Ang kumpanya ay hindi tumatanggap ng mga empleyadong tulad mo. Umalis ka na dito. Hindi tumatanggap ang kumpanya ng mga katulad ko. Bakit hindi mo siya tanggapin? Tingnan mo kung sino ako. Ito ang aking bahay na kumpanya. Kaya kung gawin ang kahit anong gusto ko, walang sino man ang nasa ilalim ng kontrol. Hello ma'am, andito na po ako. Well, hindi ito ang kasambahay na nakarelasyon mo. Malaki ang respeto ko sa kanya noon. Tawagin mo rin akong kuya dalawa. Kaya hindi ko inaasahan. Ginagawa mo ang mga kaiyahiyang bagay. Hindi mo siya makakausap ng ganyan. Dalawang tao ang gustong sabihin sa akin. Anong patunay mo na may karelasyon ako? May mga taong walang hiyang nagpapanggap na inosente. Akin na ang sanggol sa tiyan na iyon. Hindi pa rin umamin. Ano? Lahat ay dumating at makita. Ang lalaking ito, matanda na pero malusog pa rin. Kung malaman ng Pangulo. Naniniwala akong pareho kayong mak-i-kick out. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Kung wala kang pruweba, huwag magsalita ng kalokohan. Sabi ng ginang, nakipagrelasyon siya sa kasambahay para kunin ang ari-arian. Sabi pa nga niya kapag wala siya sa bahay, nilusot siya ng kasambahay. Ano ang relasyon ng dalawa sa isa't isa? Ano ang mali sa Kamay? Maaari kang magsinungaling sa mga tao. Sobrang obvious naman. Pasura. Pwede mo akong pagsalitaan ng masama. Ngunit huwag magsalita ng masama tungkol sa Chuan. Mabuti, ang matandang ito, hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Nakita mo na ba siyang nagpapakita ng kanyang foxtail? Bakit kaya mahal ng housekeeper ang Chuan? Ito ay hindi ka panipaniwala. Nakipagrelasyon na naman siya sa butler. Huwag kang maniwala na hindi ganoon. Ang bata sa tiyan ko ay kay Tung Hao Tien. Huwag maniwala sa sinasabi niya. Siya ay isang napakatusong tao, isang taong gutom sa pera. Ang kanyang mga salita ay ganap na walang basehan.
Gusto mo lang ng ari-arian ng kamay. Nakikita ko siyang isang lalaki lang na magaling man lamang sa iba, upang hawakan ang kanyang posisyon bilang pinuno ng departamento. Sinabi ko sa iyo na hindi siya anak ng presidente. Sino ang sinasabi mong hindi anak ng presidente? How dare you say kamay ng ganyan? Kailangan kitang tanggalin ngayon, maniwala ka man o hindi. Ngayong araw ay ilalantad ko siya. Hanggang doon, huwag magsisi sa kamay. Mangyaring tawagan ang Pangulo, paalisin mo siya dito. Kamay, ang lakas ng loob mong tumawag. Ano pa hinihintay mo, tawagan mo na siya agad. Nakikiusap ang manager na magmadali at tawagan ang presidente. How dare you pretend to be my identity? Ngayon ay tatanggalin ko ang iyong maskara, para makita ng lahat. Bakit hindi ko matawagan ang aking ama? Baka hindi mo tatay ang presidente. Anak ako ng presidente. Pagkatapos ay maaari mo siyang tawagan. Maghintay ka dyan. Tatay. Dad, tumahimik ka. Bakit ka nandito? May narinig akong naglakas loob na mangbully sa'yo dito ngayon. Makakamit ni Daddy ang hustisya para sa iyo. Tatay, kaya kong mag-isa, pero dapat pabalik-balik. Mangyaring tingnan ang lahat, isang electrician lang pala ang ama ni Chuan. Nagmamadali siya kasi takot siyang mawala ng mukha, diba? Nakikita ko ang iyong ama bilang isang ordinaryong empleyado. Kung matanggal ka, walang makakaligtas sa iyo. Ako ang ama ni Chuan at ang presidente din dito. Ano ang presidente?